Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ikalawa ng Nobyembre at ating ipinagdiriwang ang paggunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano, ang mga kamag-anak, mga kakilala, kaibigan at mga kapamilya nating pumanaw na sa buhay na ito ay ating aalalahanin at ipagdarasal sa banal na misang ito. Kaysa rin ang lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan din ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay na ng Diyos, at sila'y nakakaranas ng kamunting mang paghirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay mamamatay. Iniisip nila ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila ay mananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila ay pinaparusahan,
Ngunit ang totoo, sila ay nasa buhay na nawalang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay katutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila ay karapat-dapat. Sila ay kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila ay tinanggap niyang parang handog na sinunog. Pagdating ng Panginoon, para gantipalaan ang mga banal, nagniningning sila parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ay mamayani sa mga bayan sa daigdig, at ang Panginoon ang maghari sa kanilang magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makakaunawa sa katotohanan ng Kanyang pagmamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya ay mabuti at maunawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi nagsasalita. At hindi rin nakikita mga matang sadyang sadya. At hindi rin nakarinig ang kanilang tenga. Ni hindi rin makaamoy ang ginawa ilong nila. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat sa aking sabi, ako'y ganap na malupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagkatiwalaan. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis yang magdaramdam. Panginoon, narito ako iyong abang lingkod. Yamang ako iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, di ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay bininyagan kay Kristo Jesus, ay bininyagan din sa kanyang kamatayan. Sa makatuwid, tayong namatay at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo namay mamumuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y maniniwalang nabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na namuling nabuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kaniyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa kaharapan niya ang lahat ng mga tao.
Sila'y pagbubukod-bukirin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauuhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kaniyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauuhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, naging dayuhan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Paano po ninyo pinaghahandaan ang langit? O baka mali ang tanong ko, taas po ang kamay na gustong pumunta sa langit. May parang ilan lamang kami? Ay yung iba, saan niyo gustong pumunta? May iba pa kayo pupuntahan? O ulit, taas ang kamay na gustong pumunta sa langit. O yan, o, halos lahat, diga? Sinong gustong ngayon na pumunta sa langit? O iilan? Mga minamahal, nakakatuwang katotohanan ito ng ating pananampalataya. Gusto lahat nating pumunta sa langit. Pero ayaw naman nating mamatay. Father, hindi naman ho ayaw mamatay. Hindi pa lang ho ngayon agad. Ay kailan bukas? Sapagkat ang katotohanan, makapupunta ka lamang sa langit kapag ikay namatay. Wala nang iba. Si Jesus lamang ang bumalik sa langit, pero siya'y namatay din, bagamat muling nabuhay. Lahat tayo mamamatay bago pumunta sa langit. Kaya lalo na kayong mga malapit ng graduate, ay medyo marami-raming mapuputing buhok dito. Aba, paano kayo naghahanda ng langit? Ay, Father, saka ko na ho paghahandaan kapag ka malapit na. Paano mo malalamang malapit na? Ang isa naming gardener, yung kaunti nang namatay kagabi. Nabangga din sa poste, din sa aming pagpasok. Lasing. O, di gibiak ang ulo.
Sino makakapagsabi kung kailan ka mamamatay? Ang ating ipinagdiriwang ngayon ay ang mga kakilala, kamag-anak, kaibigan na mga pumanaw na. Kaya simula kahapon tayo ay matagal nang naririyan, binabasbasa natin ang mga sobring inihulog ninyo dito sa ating kabaong paalaala ng kamatayan para sa mga mahal nating yumao. Sila isang buwan nating ipagdadasal at ngayong isa hanggang ikasyam ng Nobyembre ipagnonobena natin sila. At yun po ang dahilan kung bakit kayo naririto. Baka kayo may iba pang dahilan. Mga minamahal, ngayong araw na ito'y inaalala natin ang mga mahal na yumao. At kapag tayo'y yumao na ring lahat, ang araw ding ito, ang ikalawa ng Nobyembre, ang pag-alaala sa ating lahat. Ang tanong nga lamang, kapag ikay namatay, abay, saan ang punta mo? Sabi ng mabuting balita, paghihiwalayin ang mga tupa at ang kambing. O pili, tupa o kambing? Alam niyo ang pagkakaiba ng dalawang hayop na ito, bagamat parehas namang hayop. Ang tupa, maamo. Kung kayo nagkita na ng tupa na pinapatay, walang imik ang tupa. Walang ingay ang tupa kapag siya'y kinakatay. Ang kambing, hinihila pa lamang, maingay na. Yun ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ang kambing sa lumang tipan ay inihahalin tulad sa mga masasama, sa mga suwail, ang tupa sa mga mabababang loob, sa mga mabait. At inihalin tulad din ng mabuting balita ang sabi ni Jesus, sa huling pagkakataon, kailan yon, hindi ko alam. Hindi ko alam kung mamayang hapon o bukas. Walang nakakaalam. Haharap tayo sa Diyos parang tupa at kambing. Pero maliwanag, sabi ng mga tupa, kailan po namin kayo nakitang nangailangan at pinaglingkuran? Ang sabi ni Jesus, kung anong ginawa ninyo sa maliliit na ito, sa akin nyo ginawa. Doon pa lamang makikita na natin kung tayo'y tupa o kambing. Yung mahilig sa inyong magtaray, yung masusungit sa inyo, yung madadamot, yung mga chismosa, yan. Yan yung mga makabagong kambing. Aba, ipagka wala kang ginagawa maghapon, kundi ipagchismis ang iyong kapitbahay, nasabi ni Jesus, ang ginawa mong kasalanan sa kapwa, sa akin mo ginawa. O, di pinagchismis mo si Kristo, pinagdamutan mo si Kristo, pinagmalupitan mo si Kristo. Gayun din naman, kapag gumawa ka ng mabuti, kay Kristo mo ginawa. Yun lamang, ito lamang ang susi papunta sa langit. Huwag niyo hong iisipin, tanyo, karami natin ngayon, nakakatuwa eh, walang pasok eh, di ka? Kaya sugod kayo dito. Ay baka mali ang inyong ipinunta dito. Hindi lahat ng sumisimba pa sa langit. Tigilan ninyo ang pagpapaniwala sa inyong sariling kapag ako'y nakasimba, kapag ako'y nakapagdasal, ako'y pa sa langit. Hindi. Sumimba ka nga. Hindi mo naman mapatawad ang iyong kapatid. Paano ka pa sa langit? Sumimba ka nga. Galit ka pa rin naman sa iyong kapitbahay. Paano ka pa sa langit? Kahit ikay maghapong magdasal dito, pag uwi mo sa inyo, ganun ka pa rin kataray, hindi ka pa sa langit. Maniwala kayo sa akin. Sapagkat hindi sapat na sumimba ka lamang. Eh kahit ikay dito tumira sa amin, hindi ka pa sa langit kung masama ang iyong ugali. Kaya huwag niyong iisipin na kapag kayo nakasimba, salamat Lord, pasalangit na po ako. Tapos masama ang tingin mo sa iyong katabi sa misa. At tinan mo, are, kala mo'y gandang-ganda ng suot eh. Pagka ganyan ang inyong kaisipan, narito pa lamang pa sa impyerno na kayo. Mga minamahal, nakakatawa.
Pero ito po'y katotohanan ng buhay. Gusto mong magpasalangit, ayaw mo namang mamatay agad. Ay ang papunta doon, pag mamamatay ka lang. Ang tanong ay paano mo pinaghahandaan ang iyong kamatayan. Ay magaling kung alam ninyo kung kailan kayo mamamatay para mapaghandaan. Ay paano pagka nagkabiglaan? Yun, kasama kayo ng mga kambing. Paalaala sa atin ng araw na ito, habang inaalala natin ang mga mahal nating yumao, sila ay patunay kung paano dapat tayo mamuhay ngayon. Isipin nyo ngayon ang inyong mga namatay na kamag-anak. Hindi naman lahat katuwa-tuwang isipin yung mga kamag-anak ninyong madadamot, yung mga kamag-anak ninyong habang parang lagi kayong sinisiraan, ay namatay din lahat eh. Ay anong gusto nyong maalala sa inyo? Namatay na ika si ganito, namatay na pala ika yung mataray na yan, buti naman. Ay kaya ako'y natatakot mamatay ngayon eh. Ay baka ang maalala sa akin ay namatay na ika si Father, yung laging galit na pare, yung maligalig na pare, abay namatay din pala. Mga minamahal, sa akin at sa ating lahat, ito'y paalaala. Paano mo pinaghahandaan ang langit? Paano mo pinaghahandaan ang kamatayan? Maliwanag ang sinasabi ni Jesus, maging mabuti sa kapwa at gumawa ng kabutihan sa lahat ng nangangailangan. Ay, Father, paulit-ulit na naman ho yung nangungutang sa akin eh. Yan nga ho, may utang pa, nasa sa amin na naman. Tingnan ninyo pagka ang inyong mga kumare, yung halimbawang good morning, Mars. Naku, natatakot kayong buksan ng inyong messenger, ano? Ay, pagka may utang pa yan, naku, parang alam ko na itong mga ganitong bagay. Pero tandaan ninyo, ang sino mang nagpahiram sa nangangailangan ay nagpahiram kay Kristo. Ang sinong tumulong sa nangangailangan ay tumulong kay Kristo. Ang sinong dumalaw sa mga nasa ospital, ang sinong nakiramay sa mga namatayan, ang sinong nagbigay ng tulong sa nangangailangan, nagbigay kay Kristo. At sila ang mga pupunta sa langit. Sino yung hindi? Yung mga nagdamot sa kapwa. Sapagkat pagdadamot iyon kay Kristo. Mga minamahal, habang inaalala natin ang ating mga mahal na yumao, ito rin po ang ating maging panalangin at kahilingan sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagmahal at mababang puso, yung puso at buhay na laging handang tumulong sa aking kapwa, upang sa bandang huli ng aking buhay, sa aking paghahanda patungo sa langit, ako'y makapasok tulad ng mga banal, yung nagmahal, yung tumulong, yung nagpatawad at umunawa sa aking kapwa. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapalamo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayan ay lilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kaming ngayoy namamatay, sa'yo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Aba naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo
sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming yumao na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga ipupanaming kapatid, mga kamag-anak, kaibigan at pinagkakautangan ng loob na himlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay at ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa. Kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. Thank you.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pabansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Nagmumula
aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumaunaway makarating sa iyong tahanang mapayapat maningning, pakundangan sa ipinagdiriwang naming pagkabuhay ni Hesukristo na naghahari, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, Mungheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tulad ng aking nabanggit sa homilya, ay nakahanda na sa bandang harapan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipinagnunobena ngayong November 1 to November 9 at buong buwan ng Nobyembreng ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Maiksing katisismo para po sa pagdarasal na ito sa kaluluwa. Ngayon pong November 1 to 8, tayo ay makatatanggap ng indulhensya plenaria para sa mga mahal nating yumao kung tayo ay bibisita sa sementeryo o bibisita sa mga simbahan upang ipagdasal ang kanilang kaluluwa. Kaya po marapat lamang na sila po ay ating ipanalangin ngayong mga araw na ito at ngayong buwan ng Nobyembre. Ikatlo, kami po'y nakikiusap sa inyo. Sa paligid po ng ating main church ay mayroong mga information logbook. Ito po ay tulong sa ating documentation na program at pagpapalawig ng datos at ng turismong pangsimbahan. Ito rin po ay alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kaya kung kayo ay may oras, pakilagda po at pakilagay ng ilang mga detalye. Kaugnay po nito ay asahan ninyo na sa mga susunod na araw, katulad ng sinimulang kahapon, ang ating alas-singkong misa ay magiging English Mass upang tayo ay maisama natin at ma-incorporate ang ating mga pilgrims at mga devotees around the world. At sa mga darating pong buwan, asahan ninyong maririnig ninyo ang iba't ibang mga lingwahe at dialekto sa pag-awit natin ng Ama namin dito sa pambansang Dambana. At lahat pong ito'y bahagi ng ating pagnanais na maipalaganap ang devotion kay Padre Pio mula dito sa pambansang Dambana internationally. Ngayon pong darating na Sabado naman, unang Sabado ng buwan, may pagpaparangal sa mahal na birhen ng mga biyaya,
may prosesyon sa ikalima ng umaga, magsisimula sa ating Fountain of Hope. Ang mga sasama po ay inaanyayahang magdala ng mga kandila. San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay-pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na rin pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. At ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles at ang panalangin para sa mga yumao. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan at isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ating ipapanalangin ang ating mga mahal na yumao, kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao, ay siya nawang magpala sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Hesukristo sa ikapagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan sa mga nauna ng lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa inyong pananampalataya at pagkabuhay ni Hesukristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at paghandaan ang pagpasok sa langit. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili.